dig sove abbastanza in un giorno. Sove, però, io cerco segno, para un processo sapendolo, sa, quando che solo, sono dei, io cerco, peso punto, sa, Google Play Store, sei anche abbastanza, e tu non sei proprio, so, in still nothing days. So, a bella nothing days. Come è sto lì un po' di peso. So, by the way, guys, first time ko tong mag-loan dito sa app na ito. Here we go, so let's open guys. So ano pa nga, ano nga ba yung requirements guys pag lulunit sa puro peso? Isang valid ID lang, tsaka number ng yung relatives or classmates. So yun, ang lulunin siya. So yung credit limit niya is umaabot sa 40,000. Kaya rin yung ewan to baro. So, click natin yung agree. So dito guys, input natin yung cell phone number natin. Antay natin guys yung verification code na ito sa ating numerong i-register. So go tayo guys ng password. So click okay guys kung okay na. So ayan guys, register na yung password natin. So click natin guys yung I want to borrow. So ayan guys, loading na naman. So guys, dito may dito may bay step by step. Lagyan natin yung first name, middle name, tsaka last name, date of birth. Click yung male or female. Click yung next. So, number ito na tayo guys, yung region. Complete na nyo lang yung guys yung information dahil sa itong requirement. Address, civil status,
Pues grandeza, pero mucho más bien más después. Sorry to guys. Maka. Input yung mga information nyo. Dapat walang blanco. So click yung next. Alagay natin yung ating email address, pwede yung gmail.com, pwede yung yahoo.com, depende sa inyo. So, sa number 3 tayo guys, yung contact 1, pili kayo dito guys, father, mother, or relatives, pili rin yung wife or husband. So, allow natin guys, click yung allow. Dito guys, medyo mahaba yung pag-input ng mga information kasi marami yung hinihingi nila eh. Dapat complete yan eh, para medyo mas mabilis yung pag-upload. Dito guys yung numero dapat natin siya format siya hindi yung last history kasi may iba yung so wait lang guys edit ko yung numero ng classmate ko para matagal yung plus 63. Gawin natin 09. So save. So copy natin yun guys yung na-edit ko numero ng classmate ko. Diba dito guys importante dito yung valid ID mo. So ito yung last part guys. Play nyo guys kung anong ori ng ID yung isasabit nyo or whatever is i-upload nyo. So sa akin guys yung driver's license. So input natin guys yung license number. Thank you.
So sa mga valid etiquette na kaya ka sa penalty, yun yung mga subok na mala, mabilis nilang ma-approve na type of ID. So, shut now. So, allow natin eh. So, ito guys. Picturean ko yung front ng ID ko. So, take note guys, dapat yung kuha ng ID is clear para makita yung information nila mula sa inyong ID. So, kung medyo blur pa siya guys, so, pwede nyo naman yung X. Until such time na pag malinaw na, so, pwede nyo lang i-click yung check. So, X pa rin dahil malabo. So, yun guys. Malinaw na guys. So, click yung check. So, bali okay na guys yung front ID. So, dito pa ito ba guys? Ito yung selfie with your ID. So, shoot now. Okay. So, ayan guys. Magsiselfie muna tayo guys. So, take note din guys, dapat clear yung kuha. Clear yung mukha at saka yung ID niya. Pwede nyo yung guys ulit-ulitin. So, malabo pa rin guys. Ulitin ko lang. Medyo malabo kasi yung cellphone ko eh. So, okay na yun guys. So, wait na lang yung loading. So, click natin yung submit. So, ayan guys. Nag-loading pa siya. So, click natin yung I want to borrow guys. Click natin yung back to home page. So dito guys, your application is currently under evaluation. So antayin lang natin guys na mag-test sila kung aprobado ba yung ating application. So, ayan guys, 0 pa yung available balance dito.